At tayo po ay dadako na po sa huling yugto ng ating pambalagawain ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magbigay galang sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, minamahal, bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin ating beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Amen. Purin pong ating pinakamamalapang noon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Greg. Maganda-maganda nga po, mga minamahal, manalangin muna tayo bago tayo dumako sa mga salita ng ating pinakamamalapang noon. Tayo po manalangin muna. Dakil at papagpala po naming Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin, pinakamamahalapan ng Isokristo, kami pinapupuri, nagpapasalamat po muli, malapanginoon. Binigyan mo kami ng dakilang pribileyo na muli ka naming nasamba, napapurian, napaglingkuran, malapanginoon. Isang tanging kayamanan para sa amin, malapanginoon, ng mga sandaling ito, na kami po ay malayang nakapagpupuri, malaya ka namin na paglilingkuran, malapanginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagtanggap mo ng aming pagsamba, ng aming pagpupuri, malapanginoon, at paglilingkod sa araw na ito. Dalangin po namin, malapanginoon, ang mga salita, patuloy po kayo, malapanginoon, mangusap sa bawat sa amin, malapanginoon. Linisin mo kami sa aming mga kahinaan, malapanginoon. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga kalikuan. Sa pamagitan ng mga salita mo, malapanginoon, aming mapapakita aking ganda kilang Diyos. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, malapanginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, pagkakasala. Gawin mo kaming karapat dapat magdala na yung banal sa gradong salita, dakilang Diyos. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Sa malakas na palakpak, maminamahal sa ating pinakamamahal, Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos, purihin po ang ating pinakamamahal Panginoon. Abang inihanda po natin ang ating pambungad na talata dito sa Hebrews, sa mga taga-Hebrew, chapter 10, verse 32 up to 38, maminamahal. Ako po'y bumabati po ng taus-pusong pagbati sa lahat ng mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, sa lahat po ng mga minamahal natin, mga manggagawa, sa ating mga minamahal ng mga preachers, sa ating mga choir members, instrumentalists, sa lahat ng mga bisita natin, mga minamahal, sa mga baguhan narito ngayon, sa mga nanonood na mga webcast viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin sa abroad, maligayang panonood at pagsubaybay sa ating gawain. At nagpapaabot po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, maminamahal ating beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin beloved assistant pastor, Lena C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalati, ay ating ipinagkakaloob, maminamahal, ipinapaabot sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Purin pong ating pinakamamahal pang nungbuksan natin ang ating pambunga talata. Hebrews 10, 32 up to 38. Dito po sa Hebrew Kapitulo 10, talatang 32 hanggang 38. Dadapat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon. Pagkatapos na kayo'y makamaliwanagan, ay nagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Nauna-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama na yaong mga naring ganap. Sapagkat kayo'y nanghabag sa mga maistanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibas ay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyo itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtiis. At kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat.
Ngunit ang lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. 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 Maminamalang ating paksa ay pamagatan po natin the condition of church today. The condition of church today. Mga minamahal, hindi naman na lingid sa atin ngayon, mga minamahal na talagang napakahirap ng sitwasyon ng mga anak ng Diyos ngayon, mga minamahal. Amen? Kapag hindi po natin alam ang nakasulat sa Biblia, mga minamahal, doon pa lang sa tinatawag na depression, mamamatay na tayo. Kasi pag nagkaroon ka ng depression, ihina ang mga vital organs natin, mga minamahal. Dagdagan pa, mga minamahal, ng face mask. Hindi ka na makalangap ng sariwang hangin. Lalong mapadali ang buhay natin. Kaya ngayon, mga minamahal, imbis na makatulong yung vaccine, imbis na makatulong, mga minamahal, ang tinatawag na antivirus, lalong napapadali ang buhay ng tao. Amen. Alam ng siyensya yan, alam ng doktor yan, mga minamahal, na kapag nagkaroon ng depression ng tao, hihina ang kanyang vital organs, ang kanyang atay, ang kanyang puso, ang kanyang bato, lahat ng mga vital organs, hihina pag nagkaroon ka ng depression. Bilagyan ka pa ng face mask, hindi ka na makahinga, hindi ka makalangap ng sariwang hangin. Bakit magkaroon ka ng depression? Dahil natatakot ka. Imbis na bigyan tayo ng lakas ng loob, imbis na bigyan tayo, mga minamahal, ng solusyon upang malabanan natin ang virus. Lumakas ang ating katawan, lumakas ang ating resistensya, lalong pinanghinaan nila tayo ng loob. Lalo tayong gustong patayin. Kaya marami, mga minamahal, ngayon, imbis na makatulong ang vaccine, lalong napapadali ang buhay. Lalong madaling namamatay. Hindi naman natin sinasabing masama ang vaccine. Pero ang masasabi lang natin dyan, hindi pare-pareho ang resistensya ng tao. Amen? May mga tao, mga minamahal, na kaya ng katawan nila. Iba-iba ang resistensya ng tao. Kaya nga, makita nyo sa itsura ng tao, may maskulado, may masigla, may energetic, pero may mga matamlay, may mga manghina. Kaya hindi mo pwedeng iturok yan sa individual. Hindi mo pwedeng ibigay sa lahat ng tao yan. Dapat mayroong freedom. Mayroong dapat karapatan, mga minamahal, ang tao sapagkat katawan natin ito. We are the temple of the living God. Katawan natin ito, walang pwedeng yumurat nito. Walang pwedeng umagaw ng ating karapatan. Nasa atin yan, pag ayaw natin. Pag gusto naman nila, o gusto naman ng ibang tao, bayaan nyo sila. Gusto nila yun. Hindi natin sinasabing masama yun, pero ang sinasabi natin, dapat wag ipilit. Mayroon tayong karapatan. Mayroon tayong batas, mga minamahal. Iginigiit nila yung batas na kinakailangan natin sumunod. Pero yung batas natin at karapatan natin, ayaw naman nilang sundin. May batas sila. Pero mayroon din naman tayong batas. Mayroon din tayong karapatan. Kaya nga, ang kondisyon ngayon, mga minamahal, what is the condition of church today? Ngayon, mga minamahal, the church is under spiritual test.
Nasa tinatawag na spiritual test tayo, mga minamahal, nationwide. Nagsimula sa Metro Manila, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal tayo, mga mananampalataya. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, history repeat itself. History repeat itself. Itong ganitong pagkakataon nangyari na yan, mga minamahal. Every 100 years, nangyayari po ang pandemya. Nangyayari ang ganitong senaryo, mga minamahal. Pero nangyari na noon, mga minamahal, yung ganitong pandemya. 100 years ago. Nangyayari na yan, mga minamahal. Pero dapat matuto po tayo sa mga nangyari noon. Amen? Mga minamahal, dito po sa Banal na Kasulatan, sinabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, the church is under spiritual test. Dito makikita ng ating Diyos, mga minamahal, dito makikita ng ating pinakamamahal na Panginoon kung sino ang mga tunay na Kristiyano. Kung sino mga Kristiyanong handang mamatay, alang-alang kay Kristo. Sinabi ng Biblia, for to me to live is Christ, and to die is gain. Mga minamahal, sabi ng Biblia, tayo'y patay na. Ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo. At kung kapag si Kristo'y nahayag, tayo rin naman ay mahayag na kasama niya at maluluwalhating kasama niya. Bakit matatakot kang mamatay? Patay na tayo. Amen? Ang sabi ng Biblia, ang sino man mag-ibig iligtas ng kanyang buhay ay lalong mawawalan nito. Pero ang sino man handang mamatay, alang-alang kay Kristo, lalong makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Kapag Kristiyano ka, takot kang makulong, takot kang mamatay, takot ka sa mga mangyayari sa buhay mo bilang mananampalataya, hindi ka karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Hindi ka karapat dapat sa langit. Kaya ngayon, mga minamahal, sabi nga ng talatang nabasa natin, after you were illuminated, you endure a great fight of affliction. Pagkatapos mong maliwanagan sa mga salita ng Diyos, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, ay mangagtiis kayo ng malaking pakipaglaban ng mga pagbabata. Affliction. After you were illuminated, you endure the great fight of affliction. Tayong mga Kristiyano, mga minamahal, nakatalaga tayo, sabi ng Biblia, hindi lamang tayo tinawag para manampalataya kay Kristo, kundi handang magtiis. Alang-alang sa Kanya. E nga, pagkatapos natin maliwanagan, ay kinakailangan natin, mga minamahal, na sabi ng talata, ay kinakailangan nating magtiis at umarap sa malaking pakipaglaban ng pagbabata. The great fight of affliction. Naranasan niya ng mga unang Kristiyano noon, mga minamahal. Imagine, 200 years. For almost 200 years, naranasan ng mga Kristiyano, mga minamahal, panahon ng mga apostol, hanggang panahon nila Pastor Polycarp, panahon, mga minamahal, ng mga unang Kristiyano noon, sila William Tyndale, lahat na mga mananampalataya noon, mga minamahal, for almost 200 years, naranasan nila ang tinatawag na great fight of affliction. Sila, mga minamahal, ay nakaranas ng, sabi, mga minamahal, mga pagkasipayo, mga kahirapan, sabi, pagkaagaw ng kanilang pag-aari, at naranasan nila ang tanikala, yung naranasan nilang mabilanggo, maranasan nila, mga minamahal, yung sila ipakain sa leyon.
Ulihin sila habang nagpupuri sa Diyos. Pinakukulong, pinapapatay, ginagawang panoorin sa tinatawag na amphitheater. For almost 200 years. Pero nung panahon na yon, walang tumalikod, walang lupaypay, walang nanghina. Lalo silang naging matatag sa paglilingkod sa Diyos. For almost 200 years nilang naranasan. 200 years nilang naranasan, pero imbis mga minamahal na maubos ang mga Kristiyano, lalong dumadami. Habang may namamatay, lalong dumarami ang Kristiyano. Malalong maraming nakukonverte, maglingkod kay Kristo. Kasi nakita nila mga minamahal, nakita ng mga unbeliever, ang mga Kristiyano noon, hindi takot mamatay. Habang sila'y nilalagari, nagpupuri, umaawit sa Diyos. Habang sila'y nginangata ng leyon, sila'y umaawit, mga minamahal, nagpapasalamat sa malapanginoon, yung mga nanonood sa amphitheater. Curious sila. Sabi ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong tao na hindi takot mamatay. Ang kinakatakutan ng lahat ng tao ay ang kamatayan. Pero ang mga Kristiyano, for to me to live is Christ and to die is gain. Maranasan mo, mga minamahal, sabi, pagkatapos mong maliwanagan ay kinakailang mong tiisin. Sabi, ye endured a great fight of affliction. Ito, mga minamahal, nasa tinatawag na spiritual test tayo. Nationwide, mga minamahal, maging sa ibang bansa, kung ano yung pressure na nararanasan nila o nararanasan natin ngayon, nararanasan lahat ng mga Kristiyano. Amen. Sabi, yung tanikala, pagkakulong, sabi, sila yung tanikala, hindi lamang nakakulong, mga minamahal. Ibig sabihin, nakatanikala sila. Nandun na sila sa selda, nakakadena pa yung kanilang kamay at paa. Yun ang ibig sabihin ng tanikala. Samantalang dito, nakakulong ka lang. Nandun ka lang sa rehas. Amen. Mas mahirap yung mga dinanas ng mga apostol noon. Nakatanikala sila, nakakandado ang kalang kadena, ang kalang kamay at ang kalang mga paa. Pag oras ka nang patayin, para ka nalang hayop na papatayin. Pag agaw ng kalang ari-arian, kukunin yung mga gamit nila, ang kalang mga ari-arian, sasamsamin ng mga taong nasa kapangyarihan. Tayo, hindi nga kinakamkam ang ating ari-arian. Hindi kinakamkam ang ating mga pag-aari, pero kinukuha naman nila yung ating karapatan. Amen? Daig pa sa pag-aari yan. Biro mo, hindi ka makalabas. Paano ka makapagtrabaho? Paano mo buhayin ang pamilya mo? Papasok sa iyo yung depression. Hihina ang vital organs mo. Hanggang lalo kang magpakamatay, makaisip kang magpakamatay. Anong klaseng gobyerno yan? Ang gobyerno ay to the people, from the people, and by the people. Ginawa ang gobyerno para sa kabutihan ng tao. Para sa mabuting kapakanan ng tao, hindi para sa kabutihan ng gobyerno. Ito'y para sa kapakanan ng tao.
hinahadlangan tayo ng nakalaban. Grabe talaga itong tinatawag na great fight. Amen. Ang kalaban natin dito ay masamang espiritu. Ang kalaban natin ay diablo. Pag nakita niya na ikaw ay mahina, pag ikaw ay duwag, maminamahal, hindi ka nakarapat dapat sa langit. Hindi ka na makasama sa rapture. Takot kang lumabas dahil baka ipakulong ka. Makita ng Diyos ang quality. Makita ng Diyos ang quality ng iyong pagiging Kristiyano. Isa ka palang 295, hindi ka pala pure gold. Ikaw pala ay 295 lang sa bangketa. Amen. Kapinahintulot ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, para makita ang mga tunay na Kristiyano kung sino ang dalisay, sino ang puro, sino ang tunay na tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Kapag inisip mo na patay ka na, maminamahal, wala ka ng katatakutan. Kasi patay na tayo eh. Bakit kailangan ka pang matakot sa kamatayan? Eh patay na nga tayo. Pag mo nang isipin, nabubuhay ka pa. Pag nabubuhay ka pa sa sarili mo, hindi ka karapat dapat sa langit. Kailangan mong mamatay para ikaw ay mabuhay. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 1 up to 4, dagdag natin sandali. Sabi tayo, patay na. Dito po sa Colossians chapter 3 verse 1 up to 4. Kung kayo'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa sa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa sa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo ng matay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. Amen. 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 Tayo'y patay na. Amen. Patay na tayo. Binuhay na lamang tayo ng mahal na Panginoon. Ha? Tayo'y patay na at ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Kahit anong sabihin nila, maminamahal, kahit anong gawin nila, kahit ipakulong pa tayo, kahit maminamahal, ano pa ang gawin nila sa atin, handa nating harapin ang ating pag-uusig, ang mga persecution, alang-alang kay Kristo. Dahil ang mga tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal, ang kanilang buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Kapag si Kristo yung nahayag, tayo'y mahayag na kasama niya. Tignan niyo si Shadrach, Meshach at Abednego, mga minamahal. Sinabi na yung banal na kasulatan, ang sinumang hindi luluhod. Ang sinumang hindi luluhod sa ribulto na ginawa ni Haring Nabukadnezar, hindi lang sila ipakukulong. Hindi lang sila, mga minamahal, huhulihin. Itatapon sa hurnuhan, gagawing hot pandesal. Itatapon sa hurnuhan, sa pugon. At pinainit ng 7 beses. Yung ribulti ni Nabukadnezar ay parang baksin. Amen? Parang baksin yan. Challenge sa atin yan. Bagamat ito'y hindi pa 666 sa ngayon, kasi dry run pa lang nila yan, maminamahal. Tinitignan nila kung paano nila pasusunurin yung tao. Paano nila kukontrolin yung tao. Pag nakita nilang sumusunod, yun na. Pag nakita nilang ang mga tao bukas na, sarado na ang isip. Pag ang tao ay kontrolado na nila, tsaka nila igiit ngayon yung 666, the mark of the beast. Sinasabi ko sa mga mananampalataya, mga minamahal, hindi pa masama sa ngayon ang baksin. Sa ngayon. Pero dapat ang motibo mo
ay hindi dahil para ikaw ay proteksyonan, para ikaw ay hindi magkasakit, para ikaw ay hindi tablan ng virus, hindi ganun ang motibo mo. Pag ang motibo mo ganun, wala ka na sa pananampalataya. Sabi ng Romans 14:23, anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Pero, mayroong pasubali. Therefore, kung ang motibo mo ay para huwag kang matanggal sa trabaho dahil magutom ang pamilya mo, hindi ka nga mamatay sa virus, mamatay ka naman sa gutom. Natural, lalo na pag padre di pamilya ka, ayaw mong mamatay sa gutom ang pamilya mo. Ayaw mong mawalan ka ng trabaho. Ayaw mong makita ang anak mo'y umiiyak, wala kang may pakain. Pwede mong tanggapin yun, pero hindi dahil gusto mo, dahil kailangan mo bilang proteksyon. Amen? Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Amen? Dapat malaman natin, maliwanagan natin, ano ang motibo mo, anong layunin mo. Kasi hindi pa naman yan 666, pero dry run na nila yan. Pag nakita ng Diyos ang motibo mo ay hindi para sa glory of God, sa kalatian ng Diyos, hindi para sa pamilya, ang gusto mo ay para lang sa proteksyon ng katawan mo, hindi ka magkasakit, hindi ka na umasa sa Diyos, hanggang magiging sunod-sunuran ka na dyan, hanggang pati tatak na ng Diablo, 666, pikit mata, tatanggapin mo. Kaya maraming mga tatanggap ng 666 na hindi nila nalalaman. Pero sinabi ko nga po sa inyo, hindi pa 666 yan kasi balikat pa lang. Pag nilagay na yan sa noo at nilagay na sa kamay, yun na yung 666. Yun yung microchip. Pero kahit hindi pa yan 666, dapat makita ng Diyos ang motibo mo. Amen? Ayaw mong magutom ang pamilya mo. Ayaw mong mamatay kayo sa gutom dahil kung hindi mo, pero mo, no work, no vaccine, no work. Yun yung sinabi ng Biblia na naranasan nyo mula na naliwanagan ng inyong isip, naranasan nyo ang great fight of affliction. Ang mga pagkasipayo, pag-aagaw ng inyong ari-arian. Para kang inagawa ng ari-arian. Biro mo yung mga 30 years nang nagtatrabaho, tinanggal dahil walang vaccine. Sa buong buhay nila, naging honest sila, naging responsable. Wala silang ginawang masama sa trabaho. Napakatapat, napakasinsiro, tumagal ng ilang taon naglingkod. Biglang tanggalin kasi ang kasalanan ayaw magpabaksin. Masahol pa yan sa pag-agaw ng ari-arian. Sabi, naranasan nyo ang pag-agaw ng ari-arian. Kaya nga, dapat maminamahal tayong mga Kristiyano, lalong magpakatatag. Gaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi nila tinanggap ang pagsamba sa ribulto dahil alam nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba kay Satanas. Sabi nila, maminamahal, sabi ng Daniel chapter 3, verse 16 up to 18, nanindigan sila, sabi niya, O Nabucodonosor, kami ililigtas ng aming mahal na Panginoong Diyos sa urnuhan na iyong ginawa. Ngunit, kung hindi kami ililigtas ng aming Diyos, ay hindi pa rin kami sasamba sapagkat kami ay may Diyos na pinaglilingkuran. Hindi pa rin kami sasamba sa larawang inanyuan mo. Dapat ganyan tayo manindigan, mga minamahal. Amen? Pero sabi ko nga sa inyo, dahil tinitikis tayo talagang inaagaw yung ating karapatan, dapat gamitin natin yung karapatan eh. Sinabi ng Republic Act 1152.5, walang sinumang karapatan na tayo po ay pilitin sa isang bagay na ayaw natin.
Hindi mandatory yan. Sabi nila, hindi mandatory. Pero, sa ginagawa nila, mapipilitan ka parang mandatory. Hindi mandatory to, pero tatanggalin ka lang namin ha, pag hindi ka nag-election. Hindi mandatory, pero huwag kang lumabas. Hindi mandatory, huwag kang papasok sa mga pamilyan. Bawal kang pumasok sa mga mall. Ano yun? Hindi mandatory, pero hindi pwede. Niloloko tayo. Amen. Ang mga mananampalataya dapat marunong din pong manandigan. Marunong tayong, sabi nga eh, sabi ng Banal na Kasulatan, history repeat itself. Pag hindi tayo manindigan sa pananampalataya, maminamalindi tayo tumayo sa ating mga pananampalataya, mangyari sa atin yung nangyari sa mga Kristiyano noon, 200 years nilang naranasan ang persecution. Kasi walang freedom of religion, walang freedom of speech, walang freedom of expression, walang freedom of will. Lahat tinanggal ng Roman Empire. Ang lahat ng freedom, pero ngayon, nasa demokrasya tayo, meron tayong freedom of religion, meron tayong freedom of expression, lahat ng kalayaan, nasa atin ngayon. Pero kapag hindi natin gamitin ang ating freedom, mangyari po ang nangyari sa mga unang Kristiyano noon. For almost 200 years. 200 years. Naranasan nila, salit-saling lahi. Napakatagal na panahon for almost 200 years. Pero ang nakakapagtaka niyan at himala ng Diyos na ang Kristyanismo ay totoong pananampalataya. Ang pananampalataya kay Kristo, hindi matitinag, hindi mawawasak. Ang mga Kristiyano noon, abang pinapatay, lalong dumadami. Ang Kristiyano noon, parang binhi na pag pinatay, inilibing. Ang papalit sa isang Kristiyanong namatay, napapalitan ng 100 mananampalataya. Kaya hanggang sa panahon natin, umabot ang mananaang Kristyanismo, umabot ang Kristiyano. Umabot sa panahon natin ang pananampalataya kay Kristo dahil hindi nila natakot ang mga Kristiyano noon. Hindi sila umurong. Sabi ng Biblia, tayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung magawa natin ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap tayo ng pangako. That yes, shall live by faith. Ang mananampalataya ay kinakailangan mabuhay sa pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. Kung siya'y umurong, sabi, kung siya'y umurong, hindi ka nakalulugdan ng kaluluwa ko, sabi ng malapang noon. Kristiyano ka, tapos, hindi ako dadalo. Bawal na. Baka ikulong ako. Ayokong makulong. Ayokong makita ako ng mga kaibigan, makakilala ko, nakakulong ako. Ay, hindi na ako dadalo. Dito na lang ako sa bahay, magkukulong na lang ako sa bahay. Diyan makikita, mami na mal, na ikaw ay umurong. At kapag ikaw ay umurong, hindi ka nakalulugdan ng Diyos. Amen? Yes. Sedrak, Mesak, at Benigo, mami na mahal, itatapon sa hurnuhan, hindi lang ikukulong, itatapon sa hurnuhan. Nung inagi sila, mami na mahal, yung tatlo, si Sedrak, Mesak, at Benigo, naging apat. Bakit? Sumama ang Diyos. Sinamahan sila ng mahal na Panginoon, mami na mahal. Iniligtas sila. Nakaahon sila ng buhay. Biglang napalitan ang decree ni Haring Nabucodonosor. Sabi niya, mula ngayon, ang sinmang lalait sa Diyos ni Sedrak, Mesak at Abednego ay aking ipapatapon doon sa hurnuhan. Kinakailangan kilalanin ng lahat ng tao na ang Diyos ni Sedrak, Mesak at Abednego ay isang napakalakit, napakamakapangyarihan Diyos na pwedeng magligtas. Biglang nabaligtad. Kung hindi nanindigan, mami na mahal, si Sedrak, Mesak at Abednego, paano maliliwanagan ito pong sinabukod no, sir?
Kaya nasa atin ang paraan para maliwanag ang kanilang mga isip. Maliwanagan ang puso nila kasi ang presidente, walang alam yan. Lalo na ako sa mga medical, walang alam yan. Meron yang demonyong nasa likod niya na bumubulong ng bumubulong na pag hindi mo in-implement yung ganyan-ganyan, ako, maubos yung tao sa takot niya na madamay siya. Sunod-sunuran siya dun sa Ministry of Health. Hindi niya alam yun. Katulad ni Yaring Nabucodonosor, hindi niya alam na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa demonyo. Pero pag nanindigan tayo, maliliwanagan ang isip nila, ang puso nila, na ang Diyos na nagliligtas ay makapagliligtas natin sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng bios. Kaya dito, kailangan natin mga minamahal ang pananampalataya. Sinabi rito sa Philippians 1:28 hanggang 29, sabi ng talata, mga minamahal, huwag kayong matulog dahil mawawala ang pananampalataya nyo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Philippians 1:28-29. Dito po sa Filipos, kapitulo 1, talatang 28 hanggang 29. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng pagkapahamakan, natapat tanda ng iyong pagkaligtas at ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. 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 Sabi ng talata, mga minamahal, sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan. Ito'y malinaw na tanda ng kanilang kapahamakan. Ang mga anak ng Diyos kailanman hindi na kayang talunin. Tapos na ang laban, mami na mahal. Tapos na. We are on the winning side. Tapos na. Ang Biblia, mami na mahal, past, present, at future. Sa Biblia, tapos na ang laban. Talo na si Satanas. Si Satanas itatapon sa dagat-dagat ang apoy. Ang mga Kristiyano ay mga mananagumpay. We are more than conqueror in Christ Jesus. Ay huwag kang matakot. Kahit mamatay ka, maminamahal. Dahil ang mga totoong Kristiyano, maminamahal, sabi ng Biblia, ang kamatayan ay pakinabang. Pagpikit mo dito, siyang pagdilat mo sa piling ng Diyos. Ang mas mapapalad pa nga ang mga namatay na kasama, namatay na dati-dating mga kasamang naglilingkod sa Diyos. Mas mapalad sila ngayon. Hindi nila nararanasan yung nararanasan natin ngayon. At higpit pa to. Getting worse and worse. Kaya tayo mga Kristiyano, maminamahal, magpakatatag sa pananampalataya. Hope for the best, but prepare for the worst. Wag tayong pahadlang sa kalaban. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito'y tanda lamang ng kanilang kapamakan. Datapat sa atin, ito ay tanda ng ating pagkaligtas mula sa Diyos. Tanda ng kanilang kapamakan yan. Tayo nasa winning side. Si Daniel, sinabi, walang sasamba sa Diyos. Maliban sa Diyos na si Haring Darius. Noong unang panahon, maminamal ang mga emperor, Diyos yan. Do you know Diyos ng mga tao? Sinasamba nila ang mga emperor. Kaya nga nagpagawa ng ribulto si Nabucodonosor eh. Yung ribulto niya, yun ang sinamba ng mga tao noon, buong mundo. Kaya, noong panahon ni Haring Darius, nagligay sila ng katulad nito, maminamahal, ng patakaran. Kung ano-anong mga tinatawag na batas, presidential decree, na ang sino mang sasamba sa ibang Diyos, maliban kay Haring Darius,
Kailangan ang sambahin lang si Darius, si Haring Darius. Ang sinumang sumamba sa ibang Diyos, itatapon sa ingib ng leon. Pero, maminamahal, si Daniel, nung nalaman niya, maminamahal, na lahat ng sasamba sa tunay na Diyos, ang maglilingkod sa tunay na Diyos, itatapon sa ingib ng leon. Buong karangalan niya, mga minamahal, na ipinagmalaki na siya'y sumasamba sa tunay na Diyos, ang makapangyariang Diyos. Binuksan niya pa yung bintana. Binuksan niya pa mga pintuan ng bahay niya. Imbis na magtago siya, na magpuri, sumamba sa Diyos. Lalo niyang pinakita sa mga tao na buong karangalan niyang ipinagmamalaki na ang Diyos na pinaglilingkuran niya, mga minamahal, ay ang tunay na Diyos. Ang Diyos natin na pinaglilingkuran ngayon. Itinapon siya sa ingib ng leon. Ang nangyari, hindi kumagat yung leon, hindi siya kinain. Sabi ng mga nagsumbong sa kanya, yung mga nagreklamo sa kanya, mahal na hari, mugang gutom yung mga, busog yung mga leon natin, hindi kinain si Daniel. Mukhang busog na busog sila, walang ganang kumain. Sabi nung hari, talagang kayo, wala na kayong ibang inisip kundi sa kasamaan ng kapwa nyo. Kayo ang pumunta dun sa ingib ng leon. Itinapon sila sa ingib ng leon. Nandun pa lang sila sa bunganga, ninata na sila. Walang tinira, pati buto, ninata ng mga leon. Yung nagsumbong kay Daniel. Ganun din sa atin ngayon, mga minamahal. Amen? Tayo, makukulong lang. Walang problema. Ako, handa ako magpakulong. Amen? Kasi diyan titignan ng Diyos, mga minamahal, ang ating pananampalataya. Amen? Para mamulat sila, para makita nila ang kapangyarihan ng ating ng dakilang Diyos, kailangan mag-release tayo ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong layunin, mga minamahal? Bakit pinaintulot ng mahal na Panginoon ito? Anong layunin? Ang sabi rito sa Lucas 21:36, that you may be accounted worthy to stand before the Son of Man. Para makita niya kung sino yung mga karapat-dapat sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dito makikita mo yung karapat-dapat sa rapture. Dito mo makikita yung karapat-dapat kunin ng buhay ng mahal na Panginoon. Nung panahon, mga minamahal, ni Enoch, kinuha siya, mga minamahal, nag-rapture na. Siya lang mag-isa ang kinuha. Bigla siyang nawala. Nung panahon, mga minamahal, ni Elias, babasa niyo dito sa 2 Kings chapter 2, verse 11. Si Elias, mga minamahal, sinundo ng karwahing apoy. Yun ang pinaka-rapture. Sa henerasyon niya, mga minamahal, siya lang mag-isa ang kinuha, si Elias. Si Enoch, mga minamahal, sa Genesis chapter 5, verse 24. Kinuha siya. Siya lang mag-isa, mga minamahal, dahil lumakad siya nakasama ang Diyos. Paano siyang lumakad nakasama ang Diyos? Sumasamba siya gaya ng ginagawa natin. Sumusunod siya sa salita ng Diyos. Sumusunod siya kung ano sinasabi ng Diyos. Kasi ang Diyos noon, wala pang Biblia, kaya nga nakikipag-usap sa kanila ng direkta. Sabi, lumakad siya. Si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha siya ng Diyos. Rapture! Pero ang pinaka-espesyal na pagkuha, mga minamahal, sa lahat na mga kinuha ng Diyos sa ating mga panahon natin na Kristiyano ngayon. Amen! Kukunin tayo ng mahal na Panginoon, espesyal na pagkuha. Sinabi ng Biblia, ang Panginoon din naman ang bababa mula sa langit. Mismong ang mahal na Panginoon ang susundo sa atin. Si Elias, sinundo lang siya ng karwaing apoy. Yung karwaing apoy ang sumundo sa kanya. Si Enoch bigla lang nawala. Pero tayo, espesyal. Nakakita na ba kayo, mga minamahal, ng kapag ang reyna sa Inglaterra, sa Great Britain, sa Britanya, pag naglalakad sa gitna ng aisles, mga minamahal, ang reyna ng Great Britain, tumutunog ang pakakak, mga minamahal, habang naglalakad ang reyna, mga minamahal, sa atin,
Ganon ang pagkuha ng ating mahal na Panginoon habang tumutunog ang pakakak ng Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay bababa. Siya mismo ang susundo sa atin. Tayo'y kukunin niya at tayo'y isa sa Panginoon magpakailan-kailan paman. Napaka-espesyal, maminamahal, ang pagkuha sa atin. Rapture. Yung kay Elias tsaka kay Enoch, nakakalungkot. Sila lang mag-isa. Yung mga paano yung mga loved ones nila, paano yung mga mahal niya sa buhay na naiwan, kaya hindi sila gaanong masaya. Pero ang pinakamasaya at pinakamagandang pagkuha na gagawin ng Diyos, maminamahal, sa ating mga Kristiyano ngayon. Espesyal, ang Diyos pa ang susundo sa atin. Amen! Nasa tumutunog, habang tumutunog ang pakakak ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, tutunog ang pakakak ng Diyos at ang mga namatay ang unang kukunin, at pagkatapos nito, ang mga buhay na natitira ay kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pasahin natin 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 or verse 16 and 17. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 up to 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at na nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong mga bubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito ay sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. 1 Corinthians. Dagdag natin 1 Corinthians 15:51 up to 53. Dito po sa 1 Corinto kapitulo 15, talatang 51 hanggang 53. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtulog ng pakakak, sapagkat tutulog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli sa walang kasiraan, at ito'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na ito'y may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at ito may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Amen. 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 Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ito po ang pinakamasaya, pinakadakila, at pinakamalawalhating pagkuha sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napaka-espesyal natin. Mismong ang ating mahal na Panginoon ang susundo sa atin habang tumutunog ang pakakak ng Diyos. Amen. Sabi, for the Lord Himself shall descend from heaven with the sound, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then which are alive and remain shall be caught up together with them the clouds to meet the Lord in the air, and so shall be, and we shall be ever be with the Lord forever and ever. Nakahilera ang mga anghel, maminamahal, habang tayo po ay papasok sa karya ng langit. Nakahilera sila, tumutunog ang pakakak habang tayo po ay sinasalubong ng ating pinakamamahal na Panginoon, the Lord Himself. Amen! Isang dakilang kagalakan para sa atin. Kaya nga, bakit pinaintulot ng Diyos ang ganitong affliction? Sabi ng Biblia, mga minamahal, para makita niya kung sino yung karapat-dapat, that you may be accounted worthy to stand before the Son of Man. Sa araw na yon, sabi ng Biblia, maraming mga matitisod. Maraming tatalikod sa pananampalataya. Maraming babagsak sa araw na yon. Kaya nga, susubukin tayo na malapan ng bakit pinaintulutan niya ang mga bagay na ito. Gusto niyang makita kung sino ang tunay na dalisay na Kristiyano. Ang ginto na Kristiyano. Sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dito sa huling talata, mga minamahal, basahin natin James chapter 5 verse 7.
Amen. Mga minamahal, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay malapit na, kaya magtiis tayo. Ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Sa inyong pagtitiis, may pagpupunyagin nyo ang inyong mga kaluluwa. Amen. Kunan natin halimbawa, mga minamahal, si Elias. Bakit si Elias ang sinabi, mga minamahal, propeta? Si Elias, bakit? Kinuha siya ng mahal na Panginoon. Amen. Anong gagayahin natin sa kanya, mga minamahal, yung kanyang maningas na panalangin sa Diyos? Sa kanyang maningas na panalangin, kaya niyang isara ang langit para wag umulan. Sa kanyang maningas na panalangin, kaya niyang buksan ang langit para muling umulan. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kung gusto mong maging katulad ni Elias na ma-rapture, kailangan lalo tayong maging maningas sa panalangin. Si Enoch, si Enoch, mga minamahal, sa kabila ng mga ang mga tao noon, walang paniwala sa Diyos. Hindi pa nila, hindi pa naririnig ng tao ang tungkol sa Diyos. Pero si Enoch, sabi ng Jude 1:14, wala siyang ibang ginawa kundi mangaral sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Panahon pa ni Enoch, ipinapangaral niya na yung the second coming of Christ. Amen? Hindi pa nila naririnig ang tungkol sa Diyos ng mga panahon ni Enoch, pero tuloy-tuloy siyang ipinangaral na babalik ang ating mahal na Panginoon para mga minamahal, kunin ang mga sasampalataya sa kanya sa rapture. Sabi, kunan yung halimbawa ang mga propeta, si Enoch, si Elias, mga na-rapture. Pag hindi natin sila ginaya, hindi ka masama sa rapture. Amen? Ang pananampalataya ng mga pastor, mga minamahal, ating beloved evangelist, ating beloved pastor na lagi na nakaluod, na nanalangin, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Yun, mga minamahal, ang mga karapat-dapat, sabi ng Biblia, upang tayo maging karapat-dapat, accounted worthy, pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya walang makapigil sa atin. Amen! Huwag po tayong padlang, mga minamahal, may karapatan tayo. Ang gawin natin para magtagumpay po tayo, mga minamahal, huwag natin gayahin yung mga Trinitarian, nagrarally sila, nagwiwelga, pero tayo ang gagawin natin, uling talata, 1 Timothy chapter 2, verse 1 up to 4, ito lang ang gagawin natin. Huwag tayong sumama sa mga welga, sa mga rally. Hindi ang gawain ng mga anak ng Diyos. Ang gawin natin, manalangin lang, mga minamahal, mamagitan, sabi rito. Dito po sa unang Timoteo, kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao at ang mga hari at ang lahat ng nga sa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen! Praise the Lord! Everybody shall praise the Lord! Ganyan ang gagawin natin, mga minamahal. Isama natin sa panalangin ang mga nasa pamunuan, mga hari, mga gobernador, mga mayor. Ipanalangin natin silang mabuksan ang isip, ang puso nila, mga minamahal, sa katwiran upang hindi alisin ang ating karapatan. Ang laki na nagagawa natin, mga minamahal. Tapos pagbabawalan kang sumamba. Pwede pagbawalan nila yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Salot ang dinudulot niyan. Pero ang sumasamba sa tunay na Diyos, sa Genesis chapter 8, verse 20 and 21, noong sumamba si Noah sa Diyos, mga minamahal, nung panahon na yon, galit na galit ang Diyos. Nilipol ang mga tao sa pamagitan ng baha. Pero nung sumamba, mga minamahal, si Noah, sumamba siya sa Diyos, nagandog sa Diyos. Katulad ng ginagawa natin, naglilingkod, sumasamba sa Diyos. Sabi ng Genesis 8, 20 and 21, lumambot ang puso ng Diyos at sinabi niya, hindi ko nagugunawin ang mundo dahil sa iyo, Noah. Amen! Pag sumasamba pala ang mga tao sa Diyos,
lumalambot ang puso ng mala Panginoon. Ang kanyang galit ang poot dahil sa kasalanan ng tao. Nagiging malubay, nagiging malumanay, nawawala ang galit ng Diyos sa tao. Kaya alisin niya yung virus, alisin niya ang kalamidad, alisin niya malakas na bagyo, mga lindol, hindi matutuloy pag tayo ay hindi hadlangan na sumamba sa mahal na Panginoon Diyos. Masahin natin huling talata. Mami na, malpuro tayo huling talata. Ito huling-huli na. Dito po sa Genesis 8:20-21. Chapter 8, verse 20 up to 21. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. At kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at naglagay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Amen. 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 Nung may sumamba, maminamal sa Diyos, si Noah sumamba sa Diyos, sabi niya, nagbago na ang isip ng Diyos. Hindi niya nalilipulin ang mga tao sa baha. Amen. Ibig sabihin, pag may sumasamba sa Diyos, aalisin niya lahat ng mga sumpa, aalisin niya mga salot sa lupa, aalisin niya lahat ng kalamidad, ang lahat, maminamahal, ng mga nakaambang mga trahedya, mga nakaandang mga kalamidad sa sanlibutan, sa mundo na ito. Aalisin niya yan kapag may mga sumasamba sa Kanya. Bakit pagbabawalan tayo samantalang napakalaki ng benepisyo ng gobyerno sa atin? Napakalaki ng pakinabang ng tao sa atin. Aalisin niya lahat ng mga kalamidad na yan, mga salot na yan, mga darating pa mga malakas na bagyo't lindol pag may sumasamba sa Kanya. Everybody shout praise the Lord! Tayo po'y tumayo, mami na mahal. Tayo po'y aawit. Awitin natin ang awiting The King is Coming. Darating na ang ating pinakamamahal na Panginoon, mami na mahal, kailangan ipakita natin we are accounted worthy to stand in the Son of Man. Maging karapat dapat tayong tumayo sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Lumapit po sa una ng mga baguhan, mami na mahal, tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga bisita, lumapit po kayo sa unahan. Mami na mahal, palapitin niyo yung ating mga bisita, tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Children and the angels.
pagkilos ng Diyos sa ating kalagitnaan, mga minamahal, ito'y pagpapatunay ng mala Panginoon. Lalugod siya sa atin, mga minamahal, hindi nahadlangan. Hindi tayo natakot kahit ano gawin nila sa atin. Maglilingkod tayo, mapupuri tayo. Hallelujah! Pinakita natin sa mala Panginoon, mga minamahal, na mas natatakot tayo sa Kanya kaysa sa kapangyarihan ng sanlibutan ito, mga minamahal. Nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon, walang natinag, walang natakot, walang nasinda, mga minamahal, upang tayo po'y umurong sa ating pananampalataya. Hallelujah. Manatili tayong tapat, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Minsan sa isang pagtitipon natin, mga minamahal, magaganap ang sinabi ng banal na kasulatan, in a twinkling of an eye, in a moment, in a seconds, ay kukunin ang ating mahal na Panginoon. Pagtikip natin, nandun na tayo sa piling ng Diyos sa langit. Wala na ang karamdaman, wala na ang kahirapan, wala na ang pagsubok, wala na ang kamatayan, mga minamahal. Hallelujah. Habang nasa ating kalagitnaan natin, malapanon sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Ipanalangin din natin ang ating mga kapatiran na hindi nakasama sa ating gawain sa araw na ito. Ipanalangin na ating mga loved ones na pa natin kasama sa paglilingkod. Ipanalangin natin ang ating mga kapitbahay, mga minamahal. Ipanalangin natin ang mga nasa pamahalaan, nasa gobyerno. Buksan ng kalang mga puso. Hallelujah! Sama-sama tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. O po, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang noon, kami po yung nagsusumamo na niniluhod sa iyo, mala Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, dakilang Diyos. Patuloy po namin dinadalangin ang mga namiminuno sa aming pamalaan. Buksan mo ang kalamang isipan, buksan mo ang kalamang puso at pangunawa, mala Panginoon, na sila po'y makakilala rin sa iyo, dakilang Diyos. Na hindi at lang ang aming pagsamba, malapanan sa pagkatito'y nakalulugod sa iyo, mala Panginoon, at napakalaki na naitutulong sa aming bansa, sa aming bayan, mala Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, bigyan mo ng kalutas ang mga problema ng lahat ng mga nanonood, lahat ng mga nakikinig, mala Panginoon, sa iyong gawain, ang mga mananampalataya sa lugar na ito, mala Panginoon. Dalangin po namin ang kalakompletong kagalingan, kalutasan ng mga problema, iangon mo sila sa kahirapan, alisin mo mga alinlangan sa mga puso, mala Panginoon, ang mga nangihina, palakasin mo sila, mala Panginoon, patuloy mo kami pagpalain, pangawakan ng isang pagbabalik, mala Panginoon, sa mga pangyari ang pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, in Jesus name, lahat magsabing amen. Maminamal, patong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo. Abang ating kabilang kamay, patong natin sa ating mga katawan, may taglay na karamdaman, may mga natitirang mga kahinaan, nalililat ng kahinaan natin, mga minamahal, mga bisyo pa, mga kahinaan natin, magiging adlang sa pagsama natin sa rapture, alisin natin mga alinlangan, pride, vain and glory, lahat, demons of worldliness, vices, lahat ng gawa ng kalaban, lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ng Jesus. Sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit at karamdaman, mga kahinaan, vices, demons of pride, vain and glory, hallelujah, worldliness, lahat mga kahinaan, weakness, lumayas kayo sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, vices be gone, problem be solved. In Jesus' name, hallelujah, be healed, vices be gone, problem be solved, deliverance, in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Sabay-sabay po tayong tatalon habang tayo po ay sumisigaw na tatlong beses. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Tatlong beses, sabi ng Biblia, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay tayong sumigaw habang tayo po ay tumatalon tatlong beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Yung mga baguhan muna, wag mo na alis. Mga baguhan. At binibigay po natin ang pagkakataon.